magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at impakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development na sa ganon, madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang assistance to individuals in crisis situations o ang ating tinatawag na AICS para may parating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Sa 1,000,000 pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ipayuhin pa ang pagripaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play, at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karasang. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at personal